Mga master, marami po ang nananawagan ngayon sa pagbitiw ng pwesto ni Justice Secretary Buying Remulla matapos na naaresto itong kanyang anak sa position of illegal drugs. Pero ayon kang Justice Secretary Buying Remulla, mga master, na hindi pa siya panahon o hindi pa napapanahon ang kanyang pagbitiw sa pwesto. Ayon sa kanya, I serve at the pleasure and confidence of the President. In the first instance na hindi na ako nakakatulong, I know what to do. Wala ho tayong kapit ko. We do our job for the country. At tila agree naman dito, mga master, hindi lamang si Pangulong Bongbong Marcos, kundi ang isa pong senador dati na naging Justice Secretary din at kilala bilang isa sa mga oposisyon. At ito pong si Senator Franklin Drilon ay naniniwala po sa ngayon na wala pang basihan para mag-resign si Justice Secretary Buying Remulla dahil lamang sa pagka-aresto ng kanyang anak. Sa interview ng ANC kang dating Senator Franklin Drilon ay sinasabi niya na no basis as of yet for Justice Secretary Remulla to resign over son's drug arrest. Pero dagdag din ni Drilon na sa moment o sa the moment na mayroong any perception of Remulla interfering with the case, hindi na siya kinakailangan na tumagal pa ng kahit isang minuto sa kanyang pwesto bilang Justice Secretary. Sa ngayon kasi ay wala pa naman pong ginagawa itong si Secretary Remulla para impluwensyahan ang kaso ng kanyang anak, kaya walang basihan na siya ay papababain sa pwesto. Maging si President Bongbong Marcos din ay naniniwala na wala pa rin pong basis ang pananawagan na mag-resign sa kanyang posisyon si Justice Secretary Remulla. Ayon sa Pangulo, I think the calls for him to resign have no basis. You call for somebody to resign if he's not doing his job or that they have misbehaved in that job. He has done quite the contrary. Dagdag pa ng Pangulong Marcos, mga master, na he has taken the very proper position that he is recusing himself from any involvement in the case of his son. I think that being the Secretary of Department of Justice, he's very aware that he must allow the processes of the judiciary to work properly and that no one in the executive should interfere. Ito yung mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, mga master. Kaya sa ngayon ay nakatutok po ang buong Pilipinas dito sa kaso ng anak ni Justice Secretary Buying Remulla. Kung ano ang magiging resulta at kinahinat na nito, kung mayroon bang magiging double standards para sa pag-implement ng kasong ito.